Magandang buhay at welcome sa kusina ni Dan Levy. Ang recipe natin sa araw na to ay talaga namang napakaraming version. Luzon, Visayas at Mindanao, magkakaiba yung version. Pero yung lulutuin natin sa araw na to ay Ilonggo style pork dinuguan. At umpisa na natin, magpainit lang ng kaserola o kaldero na paglulutuan, tapos lagay tayo ng mantika at igigisa na natin yung ating luya. Yung luya natin, hiniwa natin niya ng pinong-pino. At igigisa lang natin yan hanggang sa lumabas yung amoy niya. At maganda yan pag medyo maraming luya yung gagamitin natin. Tapos sunod na natin yung ating bawang. At yung bawang natin ay hiniwa lang din natin ng pinong-pino. Gigisa lang natin yung ating bawang at saka yung ating luya hanggang sa maging light golden brown. Tapos pag okay na, sunod na natin yung ating sibuyas. At gumamit po ako rito ng sibuyas na pula at hiniwa natin ng maliliit na dice. At napakasarap ng dinuguan pag medyo maraming luya at maraming sibuyas. At hintayin lang natin na maging translucent yung appearance ng ating sibuyas. And by the way, ano ba yung pagkakaiba ng Ilonggo style na dinuguan sa ibang dinuguan? Kasi yung Ilonggo style na dinuguan ay medyo masabaw at medyo malapot yung sabaw. Sa iba ng mga parte ng bansa, yung iba ang dinuguan nila ay talagang dry na dry. Yung iba naman, medyo naghihiwalay yung mantika at saka yung dugo. Pero yung Ilonggo kasi, Ilonggo style, ay medyo masabaw pero malapot. At may technique tayo dyan para lumapot yung ating sabaw. Yung iba nga dyan, pag medyo sumablay yung luto nila ng dinuguan, nilalagyan nila ng cornstarch para lumapot. Pero hindi natin gagawin yon. May proseso tayong gagawin na talagang lalapot yung ating sabaw. Haluin lang natin ng maigi at igisa lang natin yung ating pork belly. Gumamit pala ako rito ng pork belly at hindi ako gumamit ng internal parts. Kasi medyo malangsa kasi yung bituka, atay, at saka baga. Okay lang yung baga at saka yung atay. Pero yung intestine kasi medyo malangsa talaga. Lalo na pag hindi kayo marunong maglinis nun. Talagang napakalangsa. At gumamit na lang po ako rito ng kasim at saka ng pork belly. Para walang langsa. Haluin lang natin. Gigisa lang natin yung ating karne hanggang maging light golden brown yung appearance. Tapos lagyan na natin ng crushed black pepper. Tapos haluin natin ulit. At maganda kasi talaga yung dinuguan pag talagang pinapakatas mo yung mantika ng ating karne. At mahalo dun sa sabaw natin mamaya. Para ma-enhance natin yung appearance, yung kulay ng ating karne, naglagay ako rito ng soy sauce at syempre, dagdag linamnam yan at saka sarap. Haluin muna natin. Medyo parang ginawa natin muna, inadobo muna natin yung ating karne. Tapos lagay na tayo ng green chili. Ngayon kung gusto nyo yung medyo maanghang pa yung dinuguan nyo, pwede naman kayo gumamit ng siling pula or siling labuyo. Tapos lagay na tayo ng tubig rito. Tulad ng sinabi ko, pag Ilonggo version ng dinuguan, asahan nyo na maraming sabaw. At isa pa sa mga pagkakaiba sa mga ingredients ng ibang version, yung Ilonggo style kasi nilalagyan namin ng tanglad. At isa ito sa magtatanggal din ng langsa. Takpan natin at simmer natin for 25 minutes or hanggang sa lumambot yung ating karne. After 25 minutes, medyo nag-evaporate na yung ating sabaw. Okay lang yan kasi pag nilagyan mo ng duguyan mamaya, medyo dadami pa yung sabaw. Lagay tayo ng isang broth cubes. Ngayon, optional lang yan. Malasa na rin talaga itong ating sabaw. Pero para lalo pa nating ma-enjoy, naglagay tayo ng broth cubes. Tapos lagyan natin ng asin. Ngayon, sa Ilonggo kasi nilalagay nila asin. May mga ibang version na naglalagay ng patis. Sa Bacolod kasi, sa pag Ilonggo kasi pag sinabi mong patis, ibig sabihin yon ay toyo. So, asin lang yung nilagay natin. Pero pwede naman kayo gumamit ng
patis kung gusto nyo. Tapos naglagay na tayo rito ng suka. Ngayon, pag naglagay tayo ng suka sa ating dinuguan, huwag nyong takpan, haluhaluin nyo lang, at pakukuluan nyo for about 5 minutes. Walang takip for 5 minutes at mahinang apoy. At continuous lang yung halo. Then after 5 minutes, lasahan nyo, tikman nyo kung tama na yung alat, tama na yung asim. Tapos gagawin natin dito ay papatayin muna natin for 15 minutes. Palalamigin muna natin yung ating sabaw for 15 minutes. Yan yung technique para lumapot yung ating pork dinuguan. After 15 minutes, nag-cool down na yung init ng ating sabaw. Pwede na natin ilagay yung ating dugo. Wala pang apoy, ha? Hindi pa tayo nagsindi ng apoy. Nilagay na natin yung ating dugo. Tapos haluin nyo. At maganda yan pag tuloy-tuloy yung pagkakahalo. Pag medyo pantay na yung kulay, gagawin natin dito ay bubuksan na natin or sisindihan na natin. Lagyan na natin ng apoy. At dahan-dahan lang, moderate flame lang yung gagamitin natin hanggang sa kumulo yung ating dinuguan. Yan yung sikreto para lumapot yung sabaw ng ating dinuguan. At tuloy-tuloy lang yung halo. At magandang partner dito ay puto o di kaya pandesal. At syempre, masarap din to sa kaning lamig. Tingnan niyo yung appearance ng ating dinuguan. Nag-iiba na yung kulay niya, nagiging dark brown to black na. Tapos yung sabaw ay dahan-dahang lumalapot. Ngayon, hintay lang natin to na kumulo. Ngayon, pag nakita nyo na may pumipitik-pitik na sa gitna, ibig sabihin niyan, nag-i-start ng kumulo yung ating sabaw. Pwede nyo ng timer run yan o ng 10 minutes. At bakit kailangan pa natin pakuluan ng 10 minutes? Kasi dugo po yung ating niluluto at siguraduhin natin lutong-luto para safe naman tayo pag kinain natin yung ating dinuguan. Naging chocolate brown na yung ating dinuguan. So, tulad ng sinabi ko, tuloy-tuloy lang yung halo para lumapot lalo yung sabaw at maluto natin na maigi yung ating dugo. Nai-imagine nyo na ba yung sarap ng ating pork dinuguan, Ilonggo style? Nako, try nyo at siguradong magugustuhan nyo. At pwede na nating iserve yung ating Ilonggo style pork dinuguan. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe for today, please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga masasarap pa nating recipe. Salamat sa panonood at ito ang kusina ni Dan Levy.